alagad sa kwento ng ating ebanghelyo ngayon ay nakakulong ng niyanig ng kamatayan ni Jesus. Tiyak na naramdaman nilang nag-iisa sila. Dapat ay nagkaroon ng takot, pati na rin ang hindi alam na kapalaran na maaaring naghihintay sa kanila bilang mga kaibigan ng isang nakapako sa krus na kriminal sa karanasan ng paghihiwalay. Dumating si Jesus at tumayo sa kanilang gitna. Nakukuha ng kwentong ito kung ano ang ibig sabihin ng pagkabuhay muli para sa mga unang Kristiyano. Ang kamatayan mismo ay hindi mapipigilan si Kristo. Nag-aalok siya sa kanila ng kapayapaan at pagkatapos ay isang kakaibang regalo. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpatawad. Bakit ganoon ang regalo sa mga ganitong sitwasyon? Isang paliwanag ang maaaring makita sa paraan ng pagbibigay niya sa kanila ng kapangyarihang magpatawad. Ipinagkaloob niya ang Espiritu. Ang ebanghelyong ito ay nagmula sa isang Kristiyanong komunidad na naninirahan malapit sa katapusan ng unang siglo, at sa likod ng teksto ay maaaring isang saksi na ang patotoo ay umakay sa iba na maniwala na maaaring mas itaas sa silid na iyon. Sa kontekstong iyon, may katuturan ang kapangyarihang magpatawad. Tulad ng mga unang tagasunod na nakakulong sa silid na iyon, marami ang makapaghiwalay sa atin. Kalungkutan, pagkabalisa, takot at sakit na dulot ng iba. Kailangan nating malaman na ang Espiritu ni Kristo ay buhay at kumikilos. Ang ganitong pangangailangan ang dahilan kung bakit naging napakahirap para sa simbahan sa mga taong ito ang pag-alis sa Eukaristiya na kaloob ng isang komunidad ng pakikipag-ugnayan ng tao, gaya ng marami sa panahon ng pandemyang ito. Ngunit ang regalo ay nananatili. Maaaring pagdudahan natin ito sa mga pagkakataong tulad ni Tomas. Ngunit pagkatapos ay inanyayahan tayo ng Panginoon na hawakan ang kanyang sariling pagkasugat na naranasan sa ating sariling buhay, at pagkatapos ay buhay ng iba at hanapin doon ang kapangyarihang maniwala. Ang kapangyarihang magpatawad gaya ng ipinangako ng mga sinaunang Kristiyano. Ang pagbuhay ng isinaulat upang tayo ay mananampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pamamagitan ng paniniwalang ito, kayo ay magkaroon ng buhay sa kanyang pangalan.